Hello po, Doc Chester. This is our group and we are now going to comply with our requirement and making a critique about another group's journal. Okay, but first we would like to introduce ourselves. There are four members in our group and I'll give a chance for everyone to introduce themselves briefly. Let's start with Sir Randy, please. Hello, Doc. Good evening, everyone. My name is Randy Canulo, and I am taking a Master of Arts in Education, major in English. I am from Sibuyan Island. Thank you, sir. And our next member, we have Ma'am Charlene. Ma'am She, kindly introduce yourself. Good evening to everyone. I'm Charlene, one of the members. Okay na. And Ma'am Mylene, please. Oh my God. Hello, Doc. I'm Ma'am Mylene Foss. I'm teaching at Tulay Elementary School. I'm taking up a Master in Educational Management. That's all. All right. So I think we are all familiar with each other. Now let's move on to the reason why we're doing this, and that is to make a critique of another group's study. The title is A Conceptual Analysis of Work Immersion Portfolio of Santa Maria National High School, Grade 12 Students, School Year 22 and 2023. So the members are Julian Dayalo, Analisa Leuterio, and Roseville Rivas. Okay. Colleagues, let's start our critique. What can you say about the abstract of this study? Sir Randy. In the abstract, sa abstract ba tayo or sa title? Title muna. Sige. Thank you for your reminder. Let's go back to the title first. Okay. So for the title, I think the title, the one of the strong points of the title research proposal or research journal rather, I think one of the strong points or of their title is this is very timely and is very relevant. Kasi I think as of this time, marami ako nakikita ng mga estudyante na ongoing yung kanilang work immersion. So I think the title is very very timely and very relevant. That is one of the strong points. Okay, thank you, sir. Any other thoughts, Ma'am Charlene? Baka mahina ang signal ni Ma'am Charlene. Okay. How about si Ma'am Mylene? Anong masabi niyo po, ma'am, sa kanilang title? Yes, sir. May dagdag ka pa? Okay. Wala na, ma'am. Okay. So, our group's analysis of the title,
very useful kasi it is a requirement. So we could really see kung ano ba yung magiging perception ng mga estudyante about sa kanilang work immersion. So let's move on to the abstract. Okay. The abstract is simply the summary of the study. And I think sa kanilang abstract ay talaga namang na-discuss yung lahat halos. Summary halos nandito. Nandito yung kanilang kung anong klaseng study yon, kung anong klaseng method, kung anong design na kanilang ginamit. Okay? Nandito din yung kanilang conclusion. Dito banda sa baba. So, I think yung kanilang abstract is well-constructed. Okay? Yes, ma'am. Nag-agree po ba ang lahat? Yes. Yes, ma'am. Yes. Diretso. Diretso tayo sa introduction. Okay. Marami tayong napansin dito sa kanilang introduction. And the one, Ma'am Sherlyn has got a lot to say about their introduction. Ma'am Sherlyn, the floor is yours. Okay. Yung napansin ko sa introduction nila is copy-paste din siya from the course description of work immersion ng senior high school. So, much better siguro kasi may mga studies na rin tungkol sa work immersion is mag-research pa din po sila ng mga anong about sa work immersion. And then, yun lang. Ah, sa introduction kasama yung RRL nila, yun nga napansin ko, may mga 1984 pa yata sila na RRL, ay dapat ang pagkakaalam ko kasi obsolete na yon, so 10 years lang dapat from 2003 to 2023 na mga studies yung kanilang kinuhaan. Yun lang ang napansin ko. And then maghanap din po sila ng yun nga, mga up-to-date na studies na pwede nilang gamitin for introduction. Thank you, ma'am. Apo. May mga rin mag-research sila ng mga studies online na may available kasi nung nag-research ako, may mga nakita din ako mga studies about work immersions. And if possible, mas maganda gamitin yung basis ng result na similar studies sa kanilang present study doon sa mga makikita nilang research studies. Yes. So, Ma'am Sherlyn, nabanggit mo na they almost copied everything. How many percent do you think have they copied from the DepEd? Yung nakita ko kasi doon is yung content, buong course description of work immersion course description na makikita mo din online. Oh. So, okay. So, yun no? Yun sir, yun doc ang aming nakita. Ma'am Sherlyn is telling us that almost, maybe more than 90% of their introduction is just a copy-paste from DepEd, ano ma'am? Memorandum or? From DepEd memo. I think Sir Randy has something to say about the introduction. What can you add, Sir Randy? Medyo short. Siguro medyo bitin lang ang opinion ng introduction. Mm-hmm. So yun nga yung sabi ni ma'am. I think meron namang ibang mga study available online. So magdagdag na lang siguro. Mas makatotohanan yung kanilang stat or talagang reliable in a sense na yung mga gagamitin nilang mga source ay talagang related or reliable sa kanilang study. Thank you, sir. So, katulad ng ginawa nila dito, no? Nag-cite sila ng ABM Strand Experience.
Sabi dito, the ABM students learned a lot from their experience in the bank setting. Sabi din nila dito, yung TVL, ganun din. So, sabi ni Sir Randy, mas maganda kung hindi lang yung ABM, hindi lang yung TVL, but the other strand. Paano nga po yung another strand? Yes, ma'am. Tama. Dapat mayroong STEM and HAMS din, no? So, yun. Okay, that's all for the introduction. Now, let us move on to their SOP. Okay, it says here they have two SOPs. Do you think these two SOPs are related to their title? And do you think it is enough? Ma'am Mylene. Yung number two, ma'am, yung number two, di ba open-ended question yun? Answerable by yes or no. Dapat, ma'am, ay may follow-up question yun na if ever na ang sagot ng mga students ay yes, why yes, at then why no? Parang ganun, ma'am. Okay. May follow-up question, ma'am, yung second is open nila. Okay. Para sa akin, yes, ma'am. So, sabi kasi dito sa second, does work immersion experience influence the student's chosen career? So, dyan, ma'am, pwedeng sumagot kasi, ma'am, ang bata ng yes or no. So, why yes? Patagdag na lang, ma'am, dadagdagan na lang, ma'am, ng yes. If yes, why? Then, if no, why? Ganun, ma'am. Mm-hmm. Okay. Tama ba yun, Sir Randy? Do you agree with Ma'am Mylene's thoughts? Pwede kayong ganun, sir? Doon sa number 2 SOP? Pwede din, ma'am. Para at least ay clear. Kumbaga, mas clear yung ano, yung talagang ano nila, yung mga sagot ay talaga makukuha nila mas ano, mas tukma kung ano yung magiging ano, kung ano yung talagang gusto nilang maging come out ng kanilang study. Yes, ma'am. I agree po. Okay, thank you. Si ma'am Sherlyn. Ma'am, pwede pong paulit yung question number 2 kasi parang yun yung nakitaan ko nung ano eh. Question number 2. Anong dapat gawin, ma'am Sherlyn? So, yung number 2 question is, does work immersion experience influence the student's chosen career? Sa question number 2 is parang pang quantitative research. Meron siyang independent and dependent variable. Kasi may word na influence. Opo. Yun lang yung napansin ko. Siguro po ay pwede nilang palitan para sa kanilang study. Kasi yun lang naman na napansin ko. Merong pang quantitative na independent and dependent variable. So, hindi po siya pasok para sa kanilang studies. Qualitative ba ang study nila, ma'am? Qualitative, yes. Okay. Yes. Yan lang naman, ma'am. How about ang number 1? Pwede nila palitan ng pwede siguro ng mga what are the How about ang number 1? Pasok ba sa qualitative? Pero siguro ay pwede nilang palitan ng what are the experiences of grade 12 students in work immersion or how grade 12 students decide on their chosen career in the afterward work experience in immersion. Para maging qualitative yung kanilang question for number 2. Number 1, okay naman. Yes. So, siguro dapat ay hindi open-ended question, no? Dapat ay how. Kasi pag tanungin mo ng how, doon papasok yung kanilang explanation, which is qualitative. Yes. Yes. Perfect. I agree with Ma'am Sherlyn. Nakita mo talaga yung ano eh, dito sa number 2 na to eh, may dalawang variable. Yung work immersion at saka yung student's chosen career. So, yes.
Tapos ginamitan pa nila ng word na influence. So naging ano talaga din correlational yung kanilang study. Tama, Sir Randy? Okay. So our suggestion is it's either change the question into something qualitative like how. So, I think it's clear with the introduction. Let us now move to the methodology. Ma'am Mylene, ano yung napansin mo sa kanilang methodology? Nag-harmonize ba ito sa kanilang SOP? Ma'am, hindi masyadong maminig. Malakas ang ulan dito. Ah, okay, okay. Sige. Hindi masyadong maminig. Okay, okay. Si Sir Randy na lang po. Sir Randy, what can you say? Nag-harmonize ba yung kanilang research design sa kanilang SOP? Okay, ibalik ko ha. Let's have a recap. Background lang muna tayo. So, ang kanilang type ng study is qualitative. Okay? Tapos, ang gamit nila ay conceptual content analysis. Through inductive content analysis. So, pinaliwanag natin last time, sir, kung paano nila nakuha yon. Palagay mo appropriate na ganun yung kanilang gamitin? Dito din po. Landfall yata tonight ng bagyo eh. Sige, Ma'am Rose. Tuloy. Okay. So, tuloy lang tayo. Sige, sige. So, I think naman, no, wala namang problema dun sa kanilang research design na ginamit. Si Ma'am Sherlyn, mayroon siyang napansin about sa kanilang sampling method. Ma'am Sherlyn, ano yung question mo about sa kanilang sampling method na ginamit? Yung napansin ko sa kanila is hindi naman mali sa research design nila. Parang siguro nagahul na sa oras, nagkakabaliktaran yung dapat na nasa data collection nila nilagay and nailagay nila sa research design. And then po, yung sana dun sa research design, kulang lang, hindi nila inindicate doon kung paano nila kukunin yung, na-indicate nila doon, hindi nila na-indicate doon kung yun ba ay phenomenological study or case study or kung ano man po yung kanilang research design. Hindi, yun po ang kulang lang sa kanilang research design. Okay. I-indicate lang po nila doon kung ano yung kanilang phenomenology. Or kung ano yung kanilang research design. For example po ay case study, kaya phenomenological study, and doon nga po sa content analysis,
kasi ako noon, ma'am, di ba nag-reply po ikaw sa akin na ang content analysis nga po ay for research design. E nagbasa-basa po ako, dapat po pala, ang ginamit nila is qualitative content analysis para po pumasok siya sa research, as a research tool, as a research design. Pero ang ginamit nila is content analysis lang. So parang pumasok po siya sa research tool. Actually, ma'am, nandito nakalagay, ma'am, mo. The researchers employed qualitative conceptual content analysis as the data collection approach. So, nag-gets ko yung sabi mo. Dapat ito ay dapat ilagay nila itong sentence na to, ilagay nila sa data collection, hindi dito sa research design. Tama, ma'am? Habutan na lang din siguro. Nagkapandali-tuloy po na ng lagay. Naiintindihan natin. Kasi ganyan din tayo. Sige na naman po, ma'am. Okay. Data analysis. Yes. Thank you, ma'am. So, yun ang suggestion namin, no? Itong line na ito, ilagay na lang natin sa data collection. Research design, but all in all ay okay naman. Dagdagan lang po. Okay. Kasi ay pinaipakita doon kung ano yung na-utilize nila na research design sa study. Yes. Okay, so I hope na kuha ng kabilang grupo yung aming siya suggest, no? At saka one last thing dito sa methodology ay hindi din nila in-indicate what kind of sampling did they do? How did they come up with the 40 grade 12 students? Anong sampling na kanilang ginawa? Stratified? Simplified? What sampling? So, yun, wala din silang yun. Basta, sinabi lang nila na, oh, we have 40 respondents. So, ganyan lang. No? So, yun, tama si ma'am. Kulang nga, kulang. So, yun lang. Punta na tayo sa results and discussion. Okay. Results and discussion. Sa palagay niyo ba, yung kanilang results and discussion ay nasagot yung kanilang SOP? Why not? Sir Randy. Parang ano pa, hello? Yes, sir. Kasi according na doon bang sa, siguro magre-relay na lang ako doon bang sa ano.